Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay magmumulay-mulay sa mga kaganapan at pangyayari kanila Propeta Balaam at Haring Balak. Ngunit bago pa tayo mag-umpisa, akin po kanyong inaanyayahang sumabay sa isang maikling panalangin. Diyos naming dakila, may-ari ng lahat ng nilikha. Sambahin ka o Diyos sa kaitaas-taasan. Ang inyong pangalan ay lubos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyong presensya, Panginoon, aming nararanasan ang tunay na kagalakan, kapahingahan at kapangyarihan. Panginoon, amin pong inihingi ng kapatawaran ang aming mga sarili sa aming mga pagkukulang, maging sa pagyayabang at sa mga bagay na aming nagawa na nakapagbigay sa iyo ng kasakitan. Kami po ay iyong pakalinisin ng inyong banal na dugo, Panginoon, sa aming mga kasalanan, maging ito man ay sadya o hindi sinasadya. Kami po ay naririto upang magmulay-mulay ng inyong mga salita. Pakabuksan niyo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan at malaya ka pong gumalaw sa aming kalagitnaan. Amin pong inimbitahan ang inyong banal na Espiritu Santo upang kami ay gabayan at nang kami ay lubos na makaintindi sa inyong mga salita. Ito po ang aming samot dasal sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ang mensahe po na ito ay may pamagat na Balaam at Balak Depart. Atin pong mababasa ang mga pangyayari sa Numbers chapter 24. Sino nga po ba sila? Sino nga po ba si Balaam at si Balak? At bakit gano'n na lang ang takot at pagkataranta ni Haring Balak nang makita niya ang mga Israelita na nagkakampo malapit sa kanyang teritoryo? Si Balak ang hari ng Moab ng mga panahong iyon. At si Balaam naman ay ang propeta ng Diyos. Ng mga panahong ding iyon, naging tanyag ang mga Israelita, hindi dahil sa kanilang sariling galing, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kasama nila nung talunin nila ang mga Amorites. Sino nga po ba ang mga Amorites? Ang Amorites, sila po ay ang mga angkan ng mga panahong iyon na kilala bilang mga hagyante. Pero dahil kasama nila ang Diyos, napagtagumpayan nila yun. At yun, ang isa sa mga naging rason kung bakit gano'n na lang ang pagkataranta at pagkatakot ni Haring Balak at ang kanyang mga opisyal nung makita nila ang mga Israelita na nagkakampo malapit sa kanyang teritoryo. Dahil sa mga naramdaman niya ngayon, siya ay nagbigay ng mensahe kay Balaam, isang propeta upang sumpain ang mga Israelita. Kapalit ay bibigay niya kay Balaam ang lahat ng naisin nito. At nang sila ay makadating sa Moab, ang lugar na pinaghaharian ni Haring Balak, tatlong beses niyang idinila sa magkabilang lugar si Balaam upang makita nito ang mga lugar na pinagkakampuhan ng mga Israelita. At tatlong beses din gumawa ng tagpitong altar at mga hayop na pangsakripisyo si Balak sa pag-aakalang susumpain ni Propeta Balaam ang mga Israelita. Ngunit nabigo siya dahil tatlong beses na sa halip na sumpain ni Balaam ang mga Israelita kaya na kagustuhan ni Haring Balak ay mga pagpapalang salita ang ipinahayag ng propeta. Kung tayo po as an individual ay nakakaranas ng mga ganito, mga gawa ng kaaway na parabang pilit tayong sinisira at inilalayo sa Diyos, huwag po nating hayaan na manayag ito at matalo tayo. Instead, we should humble ourselves and seek for God's direction. Take this as a challenge na mas mag-grow pa spiritually and walk closer and deeply to God. Prepare your weapon, church, and put on the full armor of God. And say, here I am, Lord. Here I am, Lord. Use me. Dahil katulad po ng kwento na nangyari kanila Balaam at Balak, hindi nagtagumpay ang mga masamang plano ni Balak sa mga Israelita. Dahil bakit? Dahil ang Diyos ay nalulugod sa mga Israelita sa mga panahong iyon. At sa halip na ang plano ni Balak na sumpain ang mga Israelita ang maganap, lalo pang nagpahayag ng pagpapala ang Diyos sa kanila. Ano nga ba ang mensahe na maaari natin kapulutan ng aral sa mga kaganapan sa kanila? Para sa ating conclusion, number one, when the enemy sees you as a threat, they will do whatever they can to tear you or destroy you. Remember, sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that they may have life and have it to the full. Kapag nakikita tayo ng kaaway bilang isang threat o banta sa kanila dahil ikaw ay nagagamit na mightily as his instrument sa kanyang ministry o gawain, katulad ng nangyari sa buhay ng mga Israelites,
nagkakaroon ng spiritual shakening in spiritual realm sa simpleng pag-awit na mula sa puso, sa pag-surrender sa Diyos ng inyong buhay at sa pagdedeklara na si Jesus ang nag-iisa mong Diyos at Panginoon. Gaano kalakas ang impact na nagagawa in spiritual realm? How much more kapag ikaw, tayo, ay nagagamit sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at nakapag-perform ng miracles, wonders, healings sa kapangyarihan ng Diyos na madaming nakakakilala sa Diyos dahil sa wala mong sawang pag-evangelize. Imagine anong impact ang nagagawa sa spiritual realm. Kaya ang kaaway, ginagawa nila ang lahat para mahadlangan niyo. Pwede ka nila maging mismong target o kung sino mang mahal mo sa buhay o ang mga bagay na importante sa'yo. That way, masisira nila yung blessing at ang paggamit ng Diyos sa buhay mo mightily. At bilang panalangin pagtatapos, akin po kanyong inaayayahang sumabay sa maikling panalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, amin pong dasal na patuloy niyo kaming palakasin sa bawat pagsubok na dadating. Amin pong patuloy na inaalay ang aming mga buhay upang magamit sa inyong kagustuhan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong nag-aapoy sa pagmamahal na magawa ang inyong kagustuhan. At amin din pong dasal, Panginoon, na patuloy niyong pakaproteksyonan ng inyong banal na dugo ang mga mahal namin sa buhay na walang plano ng kaaway ang manaig kundi ang plano niyo lamang. Panginoong Jesus, amin ding inihingi ng dasal na inyong pakaproteksyonan, Panginoon, ang inyong mga lingkod na papasok pa lamang sa kani-kanilang mga trabaho. Amin dasal na patuloy niyo silang gamitin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagpapaalala na walang kahit sino mang makapagpupigil na ang inyong lingkod ay pagpalain. Muli, aming ipinabalik ang pinakamataas na papuri't pagsamba sa ngalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen.